Bonjour, mga langga. This is French. This is French from the city of Smile, and welcome to my vlog. Today ay mag-mumukbang ako. This is take 2 kasi nung nakaraang araw ay nag-mukbang ako pero walang expression, basta lang kumain sa harap ng camera. So ngayon, while kumakain ako, ay magbibigay ako ng advice sa mga nagbigay ng katanungan noong nakaraang buwan, September. Noong nakaraang buwan, magbibigay ako ng advice. So, this is the sauce. Naglagay ako ng sauce dito. Hindi pa siya. So, wait ha. While kumakain ako ng dinner ay sasagutin natin. Ay, magbibigay pala tayo ng advice. Mali naman ako. Oy. So, ayan. Nag-effort talaga ako. Nagbigay ako ng ng blush on and the lipstick. Para hindi naman putlang-putla. Hindi ako kumain ng lunch kanina. So, diretso na to. So, meron akong large Coke from McDo and Big Mac. Nilagay ko dyan yung sauce. And large fries. And I've got Oreo McFlurry. Medyo natunaw na siya besh. So, hahanapin ko muna yung katanungan nila. And we can start. So, ayan, yung question is, worth it ba na bigyan ng second chance ang uyab, means boyfriend or girlfriend, boyfriend mo, if nag-cheat siya sa'yo once, pero nag-promise na hindi na uulit at babawi siya. O naman, kung mahal mo yung isang tao, kung mahal mo ang isang tao, panghawakan mo yung sabi niyang promise niya na magbabago siya at magbabawi siya. Diba? Kasi, yung ibigay natin na second chance, parang yun na yung last chance, diba? At sana, huwag naman sirain yung tao na yun kung ano yung binigay mo kasi hindi ka deserve na masaktan dahil sa yung magandang kalooban, dahil sa yung magandang intention. Ayan, hindi ka worth it na hindi ka deserve na masaktan niya, diba? Kung mahal mo siya, pagkatiwalaan mo. May gagawin niya kung ano yung sinabi niya, nagbabawi siya, or hindi na nauulitin. Yung nakasira talaga sa relasyon, yung FB-FB. Kapag friends kayo sa FB, ayun, maraming ano dyan. Tapos pag nagpapalitan kayo ng password, doon din na nasisira yung relationship na dapat niyo. Diba? Dapat kung loyal kayo sa isa't isa at may tiwala, dapat may privacy din. Ayun. At sana naman, hindi sirain nung tao na yun, yung binigay mong second chance. Kasi kapag yung trust, diba, mahirap na ibalik. Ano ko na yun, experience ko na yun before. So, ayun. Next natin, si Inday Warem. Papa-advise daw siya sa mga taong hindi makamove on. Yung ano ba to, sa isang relationship. Ano ata ito eh? Yun bang naghiwalay na kayo tapos in relationship ka na sa iba, tapos siya meron na rin iba, pero yung pilit pa rin na pinapakialaman ka kung ano yung status mo ngayon, kung ano yung buhay mo ngayon, kung ano takbo ng pagmamahalan nyo, yung
yun yung pinapakiraman ko, yung mga taong hindi pa nakamove on, yung mga ganon. So, yung advice ko, makagat ko dun eh. Hindi siya mate yung ano, nagmamark yung lipstick. Saan ko kumain? Saan ba? Dumidikit, wait. So, Dayware, ang ma-advise ko sa'yo sa mga taong ganun, hayaan mo sila. Hayaan mo. Ipakita mo sa kanila, ninyo, ipakita nyo sa kanila bilang mag-boyfriend na happy kayo kung ano yung nangyayari sa inyo, yung happy kayo sa relationship nyo, yung masaya kayo, yung healthy yung relationship nyo. Hayaan mo silang mainggit kung anong pinagsasabi nila. Kasi parang nire-represent din nila. Nire-represent? Yung ano, yung mga sinasabi nila, parang yung dinidescribe nila yung mga sarili nila. Kasi hindi sila happy kung anong meron sila ngayon, nung kanyang karelasyon. Hayaan mo lang silang anong pagsasabihin nila. Kasi inggit lang yun. Ganun, inggit lang yun. Insecure lang sila sa relationship nyo kasi healthy and happy and contented kayo kung anong meron kayo ng boyfriend mo. Ganyan. Hayaan mo sila. Ganun. Ayun. So, next natin. Si Yaret Ziyi, customer. Customer ko to sa mga ano, comment at sa mga kung ano-ano pa. Kain na ako. Alam na ako sinabi. Hindi wapayan naman ang advice ko. Kayo ba? Kumaano ba kayo? Alam nyo ba guys na dami nagsasabi na ano, na dati. Maitim talaga ako dati, uy. Hindi naman ako, hangga kahit ngayon, hindi naman ako kaputian. Yung sabon na ano, na ginagamit ko, isi-share ko sa inyo by next vlog na. Daming nagtaka, ikaw ba yun? Ba't ang puti-puti mo na ganyan? Pumuti ka na parang Amerikana na, Amerikanang hilaw. Nagkulay lang po ako ng buhok. So sana, itong pag-vlog ko na kumakain na nagkukwento ay maging okay na sa aking amiga. At least advice niya, sabi niya, yung video mo, nung nagmumukbang ka, para kang iiyak. Bagong gising ako. Para kang iiyak, parang ano, parang walang feelings na niya, basta ka lang kumakain. So ngayon may feelings na, diba? Medyo malamig siya, malaki. Kain mo ako ha. Konting tanong lang ko, yung iba hindi nila bet yung advice ko ata. Talag nila. So ang video na to ay ano, joke lang. Hindi, joke na may tama, ganun. Parang joke na may tama, ganun. Next natin. Mula kay Yaret Ziyi, anong gagawin kung cold na yung relationship? At bakit ba nagko-cold ang relationship? Alam niyo ba guys, kapag nagko-cold na yung relationship nyo, dapat mag-init kayo ng tubig, buhusan. Joke lang. Eto na. Anong gagawin kapag cold na yung relationship? Ano lang yan kasi? Bakit yan nagko-cold ang relationship? Hindi yan magko-cold kung andyan pa rin yung init. Yung init ng lambing, init ng pagmamahal, yung init ng effort, di ba? Dapat yung ginagawa ng bawat couple para hindi maging cold ang relationship niyo. Hindi dapat winawala yung communication. Hindi naman sabing araw-araw, di ba? Kahit kasi kung long distance relationship kayo, marami kayong mga bagay-bagay na ginagawa, syempre busy-busyhan din, ganyan. So, nung mga oras talaga hindi kayo magkaka-chat, yung mamimiss niyo ang isa't isa. Pero yung lambing dapat andyan pa din. Hindi dapat umabot sa puntong magsiselosa na lang. Kasi yung pagsiselos, yun yung unang pinag-aawayan. Tapos, agarito ganyan, diba? Experience ko to ah. Ayun. Iwasan natin yung mga pagsiselos-selos sa mga bagay na parang feel natin na ganyan ganyan pero hindi naman pala. Kasi yung partner natin, or boyfriend natin, or girlfriend natin, busy din yan. May kanya-kanya din yung trabaho, may mga oras ng pahinga, may mga oras ng na-busy ka, dapat intindihan lang sa bawat isa, magkakaintindihan lang kasi hindi mo naman, ano, kasi minsan sa mga trabaho, mayroon talagang yung stress ka, o yung gusto mo ganito mo na gawin mo, yung ano ba, maging konting free man din yung utak mo. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, diba? Hindi naman oras-oras, online yung partner mo, ganyan, hindi naman oras-oras partner, so kailangan
magbigayan, magkaintindihan, para hindi maging cold ang relationship nyo. Diba? Ganun. Parang paikot-ikot lang yung sinabi ko. So, ayun. Minsan kasi may mga ano, may mga laking, wala lang. Hindi nila intindi yung feelings ng ibang mga babae. Kasi, minsan, yung feeling natin na nilalambing tayo, yung dapat concern lagi, makarapin din kasi tayo mga babae, diba? Kasi pag mahal mo, inaartihan mo ganyan. Eh, yung mga malalaki naman, wala, hindi pa sweet-sweet, wala. Hindi maintindihan kung ano bang takbo ng mga utak nila, diba? So, dapat, ikaw na babae, ikaw na umintindi, ikaw na lang lagi umintindi. Diba? Nakakapagod din ang gano'n na ikaw na lang lagi. Dapat, both side, magkaintindihan. Parang, kwentong lasing lang to. So, ayun, ipasa natin ang cold relationship kasi, doon at dyan, nagsisimula ang hindi magandang pagkakaintindihan ng mag-jowa. Okay ba? May nakuha ba kayo? Parang ano to? Tama ba advice ko? Next natin, si JM. What's wrong? Sabi na dito, bakit? Wait lang. Ang sarap ng boost nila. At yung 100 Island na sauce. So, ang kay JM, sabi niya, bakit may mga babae na alam naman nila na in relationship na yung isang lalaki, makikisiksik pa, hindi naman siya sardinas. Oo nga naman. Hindi ka naman sardinas na pwede mong ipagsisikan ang sarili mo sa latang punong-puno. So, ayan. Bakit yung mga ganong babae? Siguro yung mga ganong babae, friends with benefits. Tama ba? Kasi alam ng mga babae na in relationship na yung lalaki, mahirap to kapag ano, long distance relationship yung mag-jowa. Kasi yung babae, andyan lang sa tabi. So yung mga lalaki naman, lalaki yan sila. Sa lalaki kasi nakadepende din. Kung papatulan mo ba, o iiwasan mo. Diba? Kasi nasa lalaki naman, kung kaya niya iwasan, iiwasan niya. Kung hindi, papatul siya, ganun. At sa babae naman nakipagsiksikan, teka lang. Kung sa babae naman nakipagsiksikan siya sa isang relasyon, eh parang uhaw na yun, uhaw sa pagmamahal. Diba? Yun bang, ang tawag doon? Unless, diba, yung lalaking humahabol, magiging proud siya na ganito, ganyan. Na ano ko kayo, nabasa ko to sa post ng babae. Yung post? So, ibig sabihin, kilala ko. Hindi ko kilala. Mukha na ang kilala. Mukha lang nakita ko, pero hindi ko naman siya personal na kilala. Yung nakita ko lang siya. Ayun. So, i-advise ko to sa you, girl. Iwasan mo yung mga bagay na masasaktan ka. Dahil sa huli, ikaw pa rin yung talo. Alam mo kung bakit. Dahil yung lalaking pilit mong kinukuha sa iyang karelasyon, na proud ka pa, na ganito ganyan, kasi malayo yung karelasyon ng guy, ay very, very wrong. Huwag kang ganyan, diba? Kasi bad yun. Very, very wrong. Parang natatawa ako talaga, uy. So, ayan, huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo, girl, sa lalaki may karelasyon na, kung alam mo naman na yung lalaki hindi naman proud. Hindi proud sa'yo at hindi ka kayang ipakilala sa mga kaibigan niya, ganito, ganyan. Kasi, yung alam nila, si ganito, yung girlfriend niya, andun sa malayo, nagtatrabaho. O, diba? So, yung tayo ng lalaki, nasa sa'yo, minsan, kasi andyan ka. Pero deep inside ng lalaki, hindi kanya mahal. Diba? So, ayan. Sa ating lahat, huwag natin ipagsisikan yung sarili natin sa mga taong hindi tayo kayang ipaglaban. Sa una lang yun eh. Sa una lang yung sabihin mong mahal kita, ganito, ganyan, ganyan. At the end, wala na. Diba? Huwag tayong manira ng relasyon ng may relasyon kasi bad jud. Nag-rhyme. So, next. Okay. Miss Stephanie Chow. Paano mag-move on? Ang move on, may proseso yan eh. Parang may process of moving on. Mga ganun. So, una, alagaan mo yung sarili mo. Pangalawa, kumain mo na. May pag-move on kasi, ano, depende din sa tao, sa nararamdaman ng tao.
sa nararamdaman ko. Gusto mo ko eh. So, ayun nga. Ang pag-move on, nasa tao yan. Mga bagay na dapat mong iwasan. Kung may FB, FB, kung alam niyo mga FB account, iwasan ang pang-istostok, istostok. Iwasan ang pang-sustok. Yung alaala na nakaraan, natural, andyan lang yan. Andyan lang yan. Bira-bira dahil. So, ayun nga. May proseso din yan yung pag-move on. Masabing mabilis sabihin pero hirap gawin, di ba? Buwan, taon, yung mararamdaman mo. Pero yung ano, yung sakit at takbi, andyan pa rin. Yung mga alaala, natural, andyan lang din yan. Pero ipo-focus mo yung sarili mo sa ibang bagay. Hindi naman araw-araw dapat mong isipin, araw-araw dapat alalahanin mo yung mga ano, yung mga nakaraan nyo, yung mas masayang araw nyo. Huwag ganun. Ako, nakamove on ako sa mga, sa kanila. Iniisip ko yung mga bagay na ginawa nila sa akin. Yung mga bagay na sobrang nakasakit sa akin. Yung sobrang sinaktan ako sa mga pananalita nila, sa mga gawang kwento nila. Doon, yun yung gawin yung way para makamove on kayo. Pero huwag kayong magtanim ng galit kasi pagtanim ng galit, wala kayo dyang aanihin. Magtanim kayo ng pera para anihin nyo pera din, ganun. Pero totoo, huwag kayong magtanim ng galit sa mga taong nakasakit sa inyo, sa inyong mga nakarelasyon. Huwag. It's a no. Dapat, yung galit na yon, yung mga masamang, ano, masamang alaala, yun yung ipasok nyo dyan sa puso't isip nyo. Oo. Yun yung gawin yung inspirasyon para makamove on. Huwag yung magandang alaala. Kasi yung magandang alaala, pag maalala mo siya, ngingiti ka lang. Pero kapag yung mga masamang salita, yung mga masamang sinabi nila, yun yung gawin mong way of moving on. Ewan ko, sana maging effective yan sa inyo kasi yan yung ginawa ko. Oh, promise. Yan yung ginawa ko kaya, sabi, bakit ang bilis mo makamove on? Bakit ganito ganyan? Nasa tao din kasi yan eh. Yung mga tao kasing hindi madaling mag-move on. Yung parang hindi kaya, yung walang lakas ng pananampalataya, ganyan. So, ayun. Sana katulong to sa iyo, si Stephanie Chow. And last ulit, kay AGMB. Ano yung gagawin niya sa matandang naglalaba ng 5 a.m? Nakala mo bagyo? Na nabubulabog na? At nasistress na yung mga tao doon? Ano nga bang gagawin natin sa mga taong mahilig mag-disturbo? Diba? Dito, meron din. Yung parang, siya lang yung mag-isa dito. Yung hindi niya iniisip yung ibang taong natutulog pa kung makasarado at makabukas. Makasarado ng pinto. Akala mo laging galit. Yung dinig hanggang doon sa kabilang barangay. Ewan ko, may mga ganang tao talaga yung mahilig mag-disturbo. Yung parang hindi nila na nare-respeto yung mga taong nasa paligid nila. Ewan kung may sakit ba sila o galit talaga nila ang mga ganyan. Magbago na kayo. Kasi hindi yan maganda. Kasi bere-bere wrong yan. Nakaka-stress yan sa ibang tao. Diba? Dapat, maintain natin yung respeto natin sa isa't isa. Yung respeto natin, ano yun eh? Hindi yun hinihingi. In-earn yun. So, kung gusto mong respetuhin ka ng ibang tao, dapat ipakita mo din yung respeto mo at ipakita mo nakarespeto ka. Diba? So, sa experience ko dito, meron din dito hindi siya karespeto. Ano siya? 56 na yung edad niya? 56 na yung edad niya sa opisina ng trabaho. Pero magsabi ng please and excuse me, never niyang sinasabi. Kaya siguro siya laon. Laon to. Ang hirap niyang irespeto. Kasi parang ang sarili niya, hindi niya nirespeto. Ibang tao hindi niya nirespeto. Yung mga tulog pa dahil late nang nakarating sa trabaho, parang wala lang sa kanya. She even don't care. Well, English. Wala siyang pake sa mga taong nasa paligid niya, di ba? Well, hirap palaki na matanda, hirap turuan ang matanda. So, huwag gayahin ng mga bata. So, ayan guys, sana nakabigay ako ng advice inyo. Thank you so much sa support ninyo guys. Walang ka, huwag kamuyugong. So, ayan, hindi ko pa natapos yung pagkain ko, pero nasa 30 minutes na tayong chika dito.
So ayun guys, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Ayan, malapit na tayo sa sukdulan, sa limit, sa minimum, ganyan. At ayun, basta alam mo na yan. Thank you so much for watching mga palangga. Please subscribe to my channel and you can click the notification bell para always kayong updated. Always kayong updated sa aking next video. So ayan mga palangga, see you to my next one. Jet Emol Morang.